Joining us today is one promising Pinay businesswoman here in Oman. Let's welcome Maria Christina Cerna. Hello, Yam Yam. Hello, Sir Sherwin. Thank you so much kasi nabigyan mo ko ng pansin, Char. From Ibra to Muscat talaga. Denial. But of course, I wanna say thank you. I should be the one saying thank you kasi pinaunlakan mo yung aking invitation for an interview. I wanna ask first, from Maria Christina Cerna to Yam Yam. Paano ka naging Yam Yam? Actually, yung Yam Yam, hindi ko talaga yung name. Name talaga siya ng partner ko na kinuha ko lang. Mm-hmm. Kasi ayoko expose yung real name ko. So, kinuha ko yung pangalan niya. How does it feel like from Christina, everybody now calls you Yam Yam. Everybody knows you as Yam Yam. So you're a totally different person. How does it feel for you? Nakakatawa. Nakakatawa kasi yung feeling na tinatawag kang Yam Yam kahit hindi naman ikaw yun. Parang, sige, ako na si Yam Yam. Parang ganun. Paano naman yung business partner mo? How did he take it na Yam Yam na ang tawag sa'yo? Ayaw niya na parang hindi naman ikaw yan eh. Pero biruan lang namin. Ganun. Pero parang mas gusto niya rin kasi yung pangalan niya sumisigat. Ganun. Here in Oman, everybody knows, the Filipinos know that you have two shops. One, Kabayan Mini Stop, and the other one is Perfect Skin, which focuses on skincare products. Ever since ba, growing up, naisip mo na one day magiging businesswoman ka? Hindi ko siya naisip. Hindi siya sumagi sa isip ko kasi I hate math. Mahina talaga ako sa math. So, madaming computations dito sa business, no, di ba? No, talaga yan sa akin. So, ano yung pangarap mo dati? Naku, nakakatawa. Gusto ko maging call center agent. Why call center? Yung uniform. Parang because of the uniform. Dahil lang sa uniform. Ganun lang talaga siya. I wanna go back to where you're from. Sa Philippines. San ka ba? Taga saan ba si Maria Christina Cerna? Cabiteña po ako. Cabiteña. Dugong Cabiteña. Ayan. So what were you doing then? Ano yung work mo sa Cavite before ka pumunta dito? Before ako nag-Oman, nag-work po ako sa may Pure Foods Company. Ayan. Tender Juicy. Tender Juicy hotdog. At paborito kong hotdog. Yes. Everybody's favorite. Yes. So what is exactly did you do sa Pure Foods? Sa production area, tapos nalipat ako as a trainer sa new planta ng Pure Foods. Ayan. Were you happy then? Masaya, kasi crush, gano'n. Tapos, masaya naman kung hindi lang ako nagkaroon ng struggles, siguro. So, these struggles na sinasabi mo, ito yung nagdala sa'yo sa Oman. Can you tell us about that? Ano yung naging struggle mo? Bakit naisipan mo, kailangan ko mang ibang bansa? Yun pa rin yung reason kung bakit nandito ako ngayon. Okay. So, kasi meron akong anak-anakan. Yung anak ng ate ko na parang ako na talaga yung tumayo niyang mama niya. Tapos, nagkaroon ng aksidente, na-aksidente siya. So, to make the story short, na-depress ako, naubos lahat ang ipon ko, ang funds ko. Kaya naisip ko mag-abroad na lang. So basically, nagkaroon ka ng financial issues. And then naisip mo na you will be able to meet the needs kapag ng ibang bansa ka. So nung tumuntong ka sa Oman, in your first few months, few years, na-meet ba or nakatulong ba sa financial issues mo? Actually, kung yung work ko lang yung babasihan, hindi siya nakatulong. Kasi iba eh. Iba yung ine-expect mo sa nadatnan mo. Ano ba yung unang work mo sa Oman? Nag-work kasi ako sa school as a cleaner. Tapos, yung salary niya is 120, which is below the contract. But you stayed? Nag-stay ako kasi wala naman akong choice. First job ko siya. And wala akong kilala kahit sino. And hindi ko alam yung patakaran. Right. I can understand that kasi madaming Pilipino talaga ang nag-go through ng the same process na they did not know that they have an option na pwede palang lumipat, pwede palang maghanap ng ibang work. And in your case, nagstay ka as a school cleaner for 4 years. Now, after 4 years, nagkaroon ka na ba agad ng business? Or ito actually, na ba agad yung sumunod? Between po nung habang nag-work ako, nag-start na ako ng business. Anong business yun? So, nung pandemic po, naalala nyo yun. Nag-pandemic na yung amo namin is kinausap kami na walang sahod.
Walang sahod, walang allowance. So, paano? Paano po, diba? Wow. It's a challenge. Sobra. Kasi, buti na lang tayo ay Pilipino. Yeah. Siyempre, yun ang ano eh, pag Pilipino ka, marami kang kaya. Yes. Yeah. And actually po, isa ako sa mga pioneer na nagsimula ng online selling. So, back then, during pandemic, ano yung mga binibenta mo? Kasikatan ng brilliant. Brilliant. Kasikatan ng mga Thailand products. Okay. Back then, your salary was only 120 and then dumating sa point na walang salary, walang allowance. May I ask, saan ang galing yung capital mo? Kasi syempre, when you start your online business, dapat may fund. Ano po, kasi habang nag-work ako, nagpa-part-time din ako. Madaming racket. Sa liit kong to. Yeah. Hindi nila alam kung anong mga kaya ko pang gawin talaga. And I think it's important to note that what makes us Filipinos amazing. Kasi we do not settle for only one job. Kapag kaya pa ng energy natin, kapag kaya pa ng katawan natin, kaliwat kanan na racket, di ba? Ala ani batong bakal yung drama natin, mga Pilipino. So, you were able to get the capital galing dito sa mga racket mo. So, how was your experience doing the online business in the first few months? Kumita ba ka agad? Nakita mo ba agad na, I'm gonna continue this? Actually po, kasi dahil nga pioneer, one of the pioneer, malaki ang kita talaga. Napaka, malaki siya, malaki ang kita. Kasi so, nakatulong na kahit walang income. Nakatulong siya. And then parang, parang ni-ready rin ako ni Lord na itong pandemic pala hahaba. Yeah. So parang, oh my God, pinipare niya pala ako sa ganong problema ng buhay. Kasi ako, ang dami ko din na-encounter ng mga Filipinos working sa coffee shops, working sa iba't ibang businesses na totally walang income at umaasa sa ayuda. So in your case, you started an online business, it grew, it became your business. So, nag-decide ka ba na stop na sa cleaning the school? Hindi ko siya naisip mag-stop kasi that time, wala talaga akong choice kung hindi tapusin yung kontrata. Ah, okay. So, kailan natapos yung contract mo sa school? Natapos yung 2 years. Dapat na yung 2 years ko tapos na siya. Nag-pandemic. So, nag-renew ako ng 2 years. Na-extend until 2021? This year. Ah, until this year. So, you're still connected to them? Tapos na. Tapos na, finally. Last September. Finally po talaga. Congratulations! Napaka miracle lang nangyari. Kung tatanungin mo po ako, alam mo ba, dumating po ako sa point na naglalakad ako papuntang ng school. Tapos parang sabi ko, nagpipray ako ba naglalakad? Sabi ko, sana one day Lord na, hindi lang para sa sarili ko. Sabi ko nun, sana one day Lord no, yung lahat ng mga OFW dito sa Oman, meron na kaming chance na kung ayaw na namin sa work, makalipat kami. And then, nangyari siya. Wow. Parang nung sinabi sa akin na pwede nang lumipat ng work, parang sabi ko, oh my God, para sa akin ata talaga kasi nangyari siya talaga. Yeah. Actually, it's the truth, no? Kapag may mga OFWs na may mga Pilipino pumupunta sa ibang bansa mag-work, ang totoo swertehan lang. Sometimes, it's good job. Sometimes, hindi maganda yung sistema or yung mga palakad. And you have no choice but to stay sa contract. In your case, 4 years na tiniis mo yon. Kailan nag-start yung business? Nag-start siya ng 2021. Ano yung una mong negosyo? Bali po ang nangyari niyan kasi habang nag-online selling ako, meron akong partner. Yung partner ko, yung kapatid niya, driver ko yon. Ah. Siya ang nagdi-deliver. Okay. And then, siguro tadhana na parang nagulat siya na yung sasakyan ng kapatid niya, punong-puno ng deliveries. Okay. So, nag-absent siya sa work, tapos siya ang nag-deliver nun. Sa tingin ko, na-amaze siya eh. Na-amaze siya na ganun ba palagi karami yung delivery. Ganun. Wow. Hanggang nag-shift sila, kapag off niya, siya ang nag-deliver. So that means na-inspire siya, nakita niya, okay, this business is working, I wanna be part of it. Yeah, okay. So doon nagsimula, naging business partners kayo. Doon po kami naging business partners. Right, so nagsimula kayo sa online business. This is really amazing, this is inspiring. So nakita lang yung stocks doon sa car, and then sabi niya, I wanna be part of this, so you became business partners. Ano yung sunod niyong steps? Ano yung ginawa niyo? Noong una, parang kasi ako,
hindi ako basta-basta nakikipag-usap talaga. Mm-hmm. We're talking to about local Omani. Mm-hmm. Yeah? Local, okay. Yeah, Omani. Siya. Your business partner is local. Okay, Omani. Okay. Tsaka ano, yun nga, actually, napaka-antipati ko pa naman nun. Pero yung mga sa harapan niya. I hope he doesn't watch this. Antipati ko na, ang gentleman siya before. Mm-hmm. Nakikita niya ako nagbubuhat ng mga box at hindi niya ako tinulungan that okay. time. Tapos parang, siguro nakilala namin yung isa't isa. Tapos, tinanong niya ako. Sabi niya, gusto mo bang mag-open ng shop? Wow. Tinanong niya ako. Wow. Sabi ko, hindi ko alam, parang hindi ko alam. So you were undecided? Undecided. Did you take time to think about it? Opo, nag-take time talaga. And then kasi parang imposible may work kasi ako noon. Mm-hmm. And syempre, business yan. Yes, wala you need full-time. Wala akong knowledge tungkol na paano mm-hmm. magka-business. Hanggang sa, nakita ko kasi na nag-grow naman na talaga. Yeah. At ang mga tao, naghahanap na ng shop. Mm-hmm. That time ako nagsabi na, sige, bigyan mo ako ng proposal. Wow. Alam mo talaga. Suddenly you're the boss. Pero I want to know the process. How long did it take for you to finally decide, give me a proposal, we'll do this business? Gaano katagal yung process na yon ng pag-iisip mo? Dumating siya nung siguro 3 months. Siguro. 3 months na think about it. Yung mga tao, nagtatanong na sila ng shop. Mm-hmm. Doon na ako naging decided. How did you decide na etong taong to pwede kong pagkatiwalaan as business partner? Kasi ako dati, mabilis talaga akong magtiwala. Until now, I can say. mabilis kang magtiwala. That's true, yes. Tapos parang, nalaman nyo din soon. medyo may deep na story, kaya sumugal ako sa okay. I just want to share to you guys, kasi masasabi, I can attest to that, na mabilis magtiwala si Yam Yam. Kasi in my case, I just saw her on Facebook. I messaged her on Facebook. Sabi ko, I wanna meet you. Let's have an interview. Immediately, the answer was yes. Without even doing a background check sa akin. So, that shows kung gaano siya talaga kabilis magtiwala, lalo pa sa kapwa Pilipino. So, you were able to open a shop. Anong shop ito? Yung Perfect Skin po yung una. Perfect Skin ang nauna. So, skincare. Skincare. Bakit skincare? Kasi yun na yung nasimulan kong ibenta. Online. Like Brilliant. Yes, like Brilliant. And with Perfect Skin, nandito pa yung iba't ibang products. Iba't ibang products. Alam ko din na you started your own line. Yes, which is called Perfect Skin. Perfect. You have different sets and all. Can you tell us the story about this line of skincare for you? Kasi that time na, syempre, from being pioneer ng online selling, mm-hmm. hanggang sa nag-pandemic, so lahat ng tao, nag-online selling na sila. Yes. So, dumating ako sa point na, that time may work pa po ako ah. Yeah. Tapos may school. Shop ako. Wow. So, you're juggling school, shops, okay. So, talagang wala lang pahinga. Tapos, hirap na po ako nun eh. Pero kinakaya ko naman. Kasi wala naman akong ibang mahinga ng tulong. Tapos, meron akong na-meet na, pandemic, syempre, may mga taong lumapit. Kunyari, tutulungan ka, gano'n. So, binigay ko yung trust ko, pinahandle ko yung shop. Mm-hmm. Pero, syempre, di na may iwasan na, alam, sabi mo nga, mabilis po yung tiwala ko. Yeah. So, nag-failed yung tiwala ko. Dumating ako sa point na palaglag na siya. Right. Palaglag na siya. Tapos, parang, ayokong matalo. Parang, gusto kong magtagumpay kasi mm-hmm. eto na yon. Tapos inisip ko, ano kayang besides sa puro rejuvenating, kasi rejuvenating po yes. talaga ang sikat, ano kayang mas magiging boom, ganun. Nga sa nag-start ako na nanonood ako ng vlog, paano kaya sila nagkaroon ng skincare nila? Yes. Nga sa unti-unti ko po siyang pinag-aralan, tapos sabi ko, what if maglabas ako ng mga produktong hindi nagmamalat? Kahit mainit yung araw, kahit anong weather pwede, doon na nag-start. Na nag-aral hanggang sa makapaglabas ako ng sarili ko. Wow. So, these products, nagkaroon ka ng contact dito sa Oman or outside Oman? Naghanap talaga ako. Mm-hmm. Naghanap ako ng mga production. Kasi di ba yung mga may-ari ng brand, may mga production. Yes. Brand. So, hinanap ko, nakahanap ako ng mga taong tutulong sa akin para magawa yung gusto ko. So, that involve a lot of research, no? Sobra po. Sobra, kasi, right? Kasi talagang,
yung eagerness mo na kailangan mo makasurvive kasi nasimulan mo na yan. And alhamdulillah naman na nagawa ko naman din talaga siya. Okay, from like, you got your products and then your brand. Bakit Perfect Skin? Kasi yun yung pangalan ng shop. Ah, so nauna yung pangalan ng shop without your online. Ah, okay. I thought nagsimula ka sa product na this is my brand, this is my line of cosmetic care. Okay, so nauna yung shop, Perfect Skin, because you're offering different skincare products. And then when you had your own product, pinangalanan mo na ng Perfect Skin. Okay, can you tell us about these products? Ano-ano yung mga products ng Perfect Skin? Marami po akong products. May sabon, may sets, may lotions. At unti-unti, pinapasok ko na rin yung industry ng cosmetics. Pero yung mga basic lang. Okay, but hope it will become big. No? Kasi hindi ako into makeup. Kumbaga, ang gusto ko lang ay yung mga natural beauty. Dapat natural skincare lang din and cosmetics lang. Kasi mahirap i-pressure yung sarili. Lalo na ako, hindi ako mahilig mag-open ng ganito, ng ganyan. Tapos hindi pa ako successful sa ganitong line. And also, kanina dito sa baba, nakita ko yung shop mo, Perfect Skin. Katabi ng Perfect Skin, mayroong Kabayan Mini-Stop. That's another business. Tell me about it. Yung sa grocery naman, kasi... Filipino products, Filipino right? Filipino products sa mga pagkain. Sa totoo lang po, binuksan ko lang yun para sa mga customers ko sa Perfect Skin. Okay. So, it becomes like one stop, right? They wanna get some skincare products next door, pagkain, grocery, at least. Okay. Kasi, di ba, dito kasi, kapag umorder sila ng pagkain, may delivery charge pa. Right. At nagbibigay ako ng pre-delivery. So, why not? Isabay nila yung pagkain. Mostly talaga yung thinking ko para sa tao eh. Right. Kung saan sila mas magiging okay. Kaya, na-open yung grocery. I'm just curious about this free delivery kasi it's normal naman. Like, when you're doing online shopping, we all expect that there will be shipping charges or delivery charges. Paano mo na-afford na free delivery? Hindi ka ba nalulugi? Hindi nalulugi, pero hindi rin siya sa sobra. Ano kasi po yan, depende naman yan sa gusto mong mangyari. So, kasi po, from the start na wala akong shop, nagpi-pre-delivery na ako. Okay. So, pinanindigan ko siya. Na sabi, kasi ang motto ko, di bali ng konti, mabagal, basta may progress. Yun ang importante sa akin. Kaya na-maintain ko po siya. And right now, I can see the business is doing really well. And I can imagine it to become really bigger in the future. Kasi sabi nila, big businesses actually start small. And you are having a really good start sa business. So right now, nagsisimula nang makilala ang Perfect Skin under Yum Yum, right? Everybody knows Yum Yum nowadays. Yum Yum. Ano ba yung mga challenges? Ano yung mga struggles ng Yum Yum as a businesswoman? Bilang isang businesswoman na maraming struggles ako kinakaharap. Parang bashers, may mga parang sisiraan yung brand mo, sisiraan yung shop mo, pati personal mo, papasukin na nila yan. Ang hirap kasi sa yung ipinapakita mo ng mabuting tao, kabinibigay mo yung best mo, pero may mga tao pa rin hindi talaga nakaka-appreciate. Yun yung pinaka-struggles ko, yung trust ako ng trust, pero nag-fulfilled ako sa mga trust na binibigay ko. Actually, they say na no matter what you do, there will always be some people who will go against you. Now, I wanna know, ano ba yung mga binabato nila sa'yo, ng mga bashers? Like, may mga nagsasabi na hindi daw maganda yung brand, gano'n. Parang hindi effective, parang rebrand, mga gano'n. Pero, yun eh, sa kanila na yun. Marami. Kumbaga, hindi ko na lang ma-imagine kung saan nila napupulot. So, paano mong hinahandle yung bashers? Lalo ngayon, kasi you're really active online. And we cannot really underestimate the power of social media nowadays kasi ito yung mga ni-utilize ng mga business people like you, online talaga yung marketing natin. Yes. And in turn, yung mga bashers, nasa online din sila. So paano mong ina-handle yung mga online bashers mo lalo kapag nagla-live ka? Every day you're going live, right? So paano mong ina-handle yun? Kasi po before, nagla-live ako, nagpipreach ako how to be a better person. Nakatulong yun.
Kasi hindi ka kasi pwedeng mag-preach, tapos magiging palaaway ka. So, pinigilan ko yung sarili ko. And then, syempre, nag-start from me din na yung mga taong kasi ngayon, wala akong nagawang masama eh. Like, kahit ganun nila ako, pero alam kong may nagawa ako sa kanilang mabuti. So, iniisip ko na lang na may Diyos naman. Nandiyan naman si Lord. Yeah. Talagang pinipilit ko yung sarili ko na huwag mong pansinin, huwag mong patulan. Maraming naniniwala sa'yo. Tsaka yung mga kaibigan ko, tinatanong ko sila, anong dapat kong gawin, di ba? Kasi syempre, di mo may iwasang may stress ka. Mm-hmm. Yeah. Pero pag kasi alam mo naman sa sarili mo, wala kang ginagawa, true, at hindi totoo yung sinasabi nila, so huwag ka na lang talagang magpa-apekto. Tuloy ka lang kung saan mo gustong pumunta. So, you don't let them affect you. Yes, opo. Actually, I remember this. May sinabi si Kanye West. Sabi niya, bashers are your number one fans. Whatever you do, good or bad, they will always be there watching you. So in our case, actually ako, I believe we don't even have to handle the bashers. Just give them a good show, because no matter what you do, if they like you, they like you. If they don't like you, they don't like you. Tama. So tama yung advice ng friends, don't do anything, right? So ngayon, ano yung nakikita mo na magiging future ng perfect skin? Kasi hindi kasi ako nagbabase lang about sa ngayon. So, dinidepende ko din yan sa energy na binibigay ko. So, pag binigay ko yung full 100%, alam kong patagumpay. Pero dahil ngayon, ang binibigay kong energy is dahan-dahan lang. So, at least may progress. Pero parang ang sa akin, nasa sa akin kung ano yung magiging future. Yun yung pananaw ko sa kanila. And also, I noticed, masyado nang madami yung followers ng Perfect Skin. Every time you go live, ang daming views, actually. I am going to flash the name of the group here. Please follow Perfect Skin. It's trending right now. Skincare products here in Oman. So sana, let's support our own produktong gawa ng kapwa natin, Pilipina. So, after Perfect Skin, you have Kabayan Ministop. Do you see that Kabayan Ministop is also going to the direction of Perfect Skin, lalago, lalaki? Do you still want to continue this grocery store? Yes po, i-continue namin siya kasi mag-open kami ng restaurant. Wow! So para there's another restaurant! Yes. And also, kung maaalala ko, may isang shop sa Gubra na kompleto din. And then sinabi ko din yun sa partner ko na, gusto ko sana magkaroon ako ng ganun, yung tabi-tabi. Yeah. And talagang binibuild niya ako na magagawa natin. It's gonna happen soon. It's gonna happen soon talaga. Wow. So, inaantay na lang namin yung papa ko para maiprocess na namin siya. Yeah, okay. Thank you that you mentioned your dad. Because of this business, nakukuha mo yung family yes, mo. Yes po. Okay, tell me, sino sa family mo ang una mong nakuha from the Philippines to here? Si kuya ko. Because of the business, because right? Because of the business. Wow. So nakuha mo si kuya mo to work here sa shop mo. Sa shop. Then the next person you wanna get si is your dad, your father. Bakit? Anong gagawin niya? Kasi ano po, kasi nga, hindi ko na-mention sa story. Yung tiwala na binibigay ko sa ibang tao, hindi nila pinapahalagahan. So nadala na ako. So naisip ko, family ko na lang. Yes, yeah. Kaya that's why po, family ko ang kinukuha ko talaga. Hanggang kami-kami na lang ang nandito siguro. Did it ever occur to you before, the first time you stepped in Oman, na darating ka sa point na kaya mo palang kunin yung kapatid mo, kaya mo palang kunin yung tatay mo? Ano? Actually po, nung bago-bago ako dito, may ibang side story. Mababanggit pa siya. Meron din akong isang taong nakuha ko din siya. From 6 months ko dito, meron akong isang taong nakuha ko din siya. Not from your family? Not from my family. Okay. So from the Philippines nakuha mo siya? From the Philippines. What happened? We are not really meant to each other. And basta yan na siya ngayon. Ayun po. Kaya parang yun. So you learned the lesson there. You just realize you should be focusing on your family more this time. Siguro po. Opo, kasi parang iba yung pagiging mature ko ngayon eh.
kesa before na parang bata ka pa. Bata, impulsive. May mga desisyon na bigla-bigla. Pero ngayon, iba na. Alam ko na kung ano yung dapat kong inuuna. So, ano yung feeling na nakakuha mo na yung family members? Masaya po ako kasi at least, kasi ayoko kasi yung tipo ng, before kasi ako yung bigay ng bigay. Mm-hmm. Which is hindi yun maganda pala. Bigyan mo sila para sila tutulong naman sa'yo. Yes. So, ang iniisip ko, kukunin ko na lang sila para hindi na ako magbibigay. Yes. Sila na mismo ang magpo-provide para sa kanila. Yeah, that's so true. Yes, sabi nila, give a man a fish and then he lives for a day, but teach a man how to fish and they live for longer time. So this is what you're doing exactly. Oh. You're not just giving them something to eat, instead you're giving them source of income. Yes. And I think the best part is that you are the employer this time. Yeah, you are the businesswoman. You're getting your family members to work for you. That's really nice. So, madami mga Pilipino ngayon, like say for example, they thought na when you go outside the country, kapag nasa ibang bansa ka, it's impossible to start the business. But right now, you are proving them wrong. Na everything is possible, kaya lahat. Ano yung pwede nating may advice sa mga kapwa natin Pilipino na nasa ibang bansa na nag-iisip mag-open ng sarili ng mga businesses? For me, tiwala lang sa sarili. Mm-hmm. Tsaka, huwag kang aasa sa iba. Kung plano mo mag-open ng business, kailangan isipin mo at kiyanin mo na ikaw lang muna. Pwedeng may tumulong, pero huwag ka sa kanila aasa. Pwede ka nilang tulungan magsimula, pero ikaw ang magtatrabaho. Yun kasi ako, yun po yung ginawa ko. Like, yung partner ko, tinulungan niya ako magbukas, pero ako ang nagtrabaho. Ako ang nagpalago. Ako ang nagpakilala. Hindi ko siya binigyan ng reason or chance na parang dalawa tayo dyan, ganito. Well, pwede naman yun. Pero wag mong iisipin yun. Lagi mong isipin, kayanin mo talaga mag-isa. Tsaka pag nagbukas ka ng negosyo, wag mong iisipin na agad mananalo. So, risk talaga yan. Ako kasi hindi ko po inisip na mananalo ako. Ang lagi kong iniisip, patuloy lang. Pag kumita ka, bili ka ng mas doble. Pag kumita ka ulit, mas bumili ka ng marami. Kasi makikita naman po kung gaano ako kasimple. Hindi kasi ako maluhong tao. So, kaya ang struggle kasi ng mga Pilipino ngayon, pag sumahod, padala. So, I guess, ang maganda nilang gawin, kung hindi nila mapigilan yung sarili nila, yung ipapadala nila, ito lang, yung konti, ipang business inigosyo, nila. Right. Inigosyo nila. Para iikot kasi yan eh. Kung hindi mo mapigilan yung sarili mo, ibili mo na kaagad. Kasi ako, ayun po yung ginagawa ko. Kasi ganun din ako sa family ko eh. So, ang ginagawa ko, dahil nga hindi ko siya makokontrol, ibibili ko siya ng ibibili. At least nandiyan siya.